Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Ednalaga family, Elamparo family, Arga family, Chilet Yupanco, Josie Bulanadi and family, Berbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya. Panalangin para sa natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo De Los Santos, Mildred Rekla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno. Panalangin para sa natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Banji Villanueva and family, Princess Senet Arce. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda and Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasensya De Leña, Teresita Tiokson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Ali J, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisy Lynn, Lore, Francisco, Jose Senior, Roque, Geraldine Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr.,
Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Onofre Avila, Lucio Pronton, Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manalansan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Senior, Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma Panganiban, Vivencio, Jengjeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jimmy Brown, Delia Angeles, Eric Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelia Antonio, Laura Ver, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Virginia, Christine, Purita, Ernesto, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tayo po ay magsilabas muna para sa ating prosesyon ng palaspas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Pakitaas po ang mga palaspas habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at tinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at tulihan niya'y sumisigaw ng, "O sana, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Hosanna ni David, Hosanna, 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 Hosanna ni David, Hosanna. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din ang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, nasampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na atin pong aawitin, Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, nag-ainang buhay sa krus, kaya dinakila ng Diyos at binigyan ng alang tampo sa langit at sansinuko. Sumain niyo ang Panginoon. Sumai rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, "Ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Nooy nasa Betanya si Jesus, sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niyang sa sidlan at ang pabangoy ipinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Anong tinaksayang pabango? May pagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, "Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin, ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya.
Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak." Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan." Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ng pastol at mga ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." "Tandaan mo," sabi ni Jesus sa kanya, "sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa." Subalit matigas na sinabi ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo at mananalangin ako." Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay." Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. "Ama, ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap.
Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnyan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. "Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. "Guro." Ang pati niya, "Sabay halik." At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at pinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. At natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, "Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan." Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Doon nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan, "Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ano masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit."
Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo?" Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, "Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo?" At pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. "Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga Nazareth!" sabi niya, ngunit tumangki si Pedro. "Hindi ko nalalaman. Hindi ko nauunawaan sinasabi mo," sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito'y isa sa kanila." Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka sa kanila! Taga-Galilea ka rin!" "Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi." Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa'yo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama na ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" tanong uli ni Pilato. "Ipako sa krus!" sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" Sa paghangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palipak na niluhod-luhuran.
At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi, Golgota, ibig sabihi, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ika-siyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatangong-tangong nagsabing, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Bumaba ka sa krus!" Hinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inalipusta din siya ng mga nakapahong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Nang ibig sabihi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibabasa." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod ang lahat. Tumayo ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiago'ng bata, at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea'y nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong
kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Huwag nakatulog na kayo. Haba ng kwento, no? Subalit ito po ang kabuuang mangyayari sa mga mahal na araw na tinatawag natin. At ngayong linggo, ang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Subukan nyo nga pong ihampas sa katabi ninyo. Dahil marami, no? Nawa ay minsan mapapaisip din tayo, no? Bakit taon-taon ginagawa natin ito, no? Pero dapat taon-taon din mas nagiging malinaw sa atin yung dahilan kung bakit natin ginugunita ito. Dahil nga sa isang sandali lang o sa isang biglaang mga paliwanag, hirap ang tao na umunawa. Kaya kailangan dahan-dahanin, unti-untiin hanggang sa maging buo o malinaw na sa atin yung kung ano ang kahulugan ng ating pong ginagawang ito ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, tumatanda na tayo. Sa mga bata na naririto, okay lang, kaya pa nating unawain na hindi na yung pagwawagayway, eh sige lang, makikiuso lang muna tayo. Sa iba, sige, magtinda tayo kasi sayang naman yung pagkakataon. Linggo ng Palaspas, kikita tayo. Ganun naman po talaga, no? Kung i-imagine natin, no? Balik tayo doon sa pangyayari. Imagine nyo lang, no? Pumunta tayo doon sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang kaharian. Mayroon pong hari diyan. Ang Jerusalem ay isa sa pinakamagandang kaharian, magandang bayan. Marami po ang pumupunta dito. Marami ang mga nangangalakal o gumagawa ng kanilang pangkabuhayan. Kaya sa pagdating ni Jesus, may mga taong sumasalubong, may mga tao namang dedma, may mga taong nagpapasalamat sa kanyang pagpasok o pagdating, may mga taong nagpapasalamat kasi may kita sila. Pag maraming tao ang pumupunta sa simbahan, buhay ang negosyo. Pero hindi tayo, no? Hindi doon tayo tinatawag, no, ng Panginoon para sa araw na ito. Ang pagwawagayway ng ating pong mga palaspas ay sumisimbolo ng ating pagkilala kay Kristo bilang hari. Ihimay-himayin natin ang kabuuan, no? Itong narinig nating ipinahayag na ebanghelyo sa araw na ito, sa mga susunod na araw ay iisa-isahin natin ang mga bahagi nito. Kaya mahalaga na nando doon ka. Mga mahal na araw. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal na araw na. Kailangan pinapaalalahanan kasi po, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, mahal na araw na pero may pasok pa tayo. Mahal na araw na ang mga estudyante nagre-review pa kasi may exam bukas at sa Martes. Eh kung tutuusin, Lunes Santo na, Martes Santo na. Na dapat medyo, no, inihahanda na yung sarili, yung
yung bang kinukondisyon na natin yung ating sarili kasi hindi magiging madali para sa tao na makuha yung pinakakahulugan ng mga mahal na araw, yung mga ginagawa o gagawin pa ng Diyos para sa atin. Ganun din, no? May kumakalampag sa pader, no? Sa yero, pagpasok na Jesus. No? Pero masaya eh, masayang yugto ito. Masayang pangyayari ito. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung sabihin nyo nga, tapos na ang Kwaresma. Kaya masaya, di ba? Kaya nga nireenact natin kung sa abot ng ating makakaya. Pero kung tutusin, baka mas masaya pa nung panahon, nung nangyari itong puntong ito. Kasi inaakala nila, no, na mayroong hari dahil, di ba, kumakanta nga sila, o sana sa anak ni David. So inaakala nila na ang darating ay isang hari na pupunta doon sa trono, aagawin na ulit, kukunin na ulit mula sa mga Romano ang kanilang bayan. Kaya nagpupugay yung mga palaspas, yung paglalatag ng mga damit ay pagbibigay pugay sa isang hari at si Kristo ay isang hari. Pero mali nga lang, no, yung mindset ng mga tao kasi hindi siya hari para sakupin ang isang bansa. Hari siya para iligtas tayo mula sa ating kasalanan, palayain tayo mula sa mga umaalipin sa atin. Hindi na yung mga Romano, hindi yung mga ibang lahi na umaalipin, kundi yung umaalipin sa atin na mga nagdudulot ng pagkakasala natin at pagtalikod sa Diyos. Ulitin ko po, ano? Papaalalahanan natin. Mamaya kasi pag-uwi ninyo, may dala-dala kayong mga palaspas at makikita kayo ng ibang tao o ng mga tao. Mayroon dyan, mismong Katoliko. Ano yan? Ay, palaspas pala. Ako, makabili nga ng palaspas. Bakit? Para pangontra sa aswang. Bakit? Para pampaswerte. Ano bang ginagawa sa mga pampaswerte pag ano? Ginaganon sa sarili, di ba? Subukan nyo nga po, hampasin nyo yung sarili nyo kung siswertihin kayo ng... Sige nga. Pero yung panawagan po, no? Sa haba ng narinig nating kwento, ang panawagan sa atin, pumasok si Jesus, winelcome natin, sana ihatid din natin hanggang sa dulo. Sana nandoon ka rin hanggang sa dulo. Medyo may mga pangyayari sa Ebanghelyo na medyo masaklap, nakakatakot, pero huwag tayong maduwag. Kasi pag hindi mo tinapos o kung hanggang saan ka lang, baka hindi mo makuha ng buo ang kahulugan. Baka maiwan lang tayo sa kasiyahan at paghihirap. Madalas sa paghihirap, marami ang nawawala. Eh, hindi pa dyan mayroong tagumpay, mayroong pagkabuhay. Kaya kailangan naririto ka. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kayanin mo. Yan. Mga mahal na araw na. Simula ngayon, mga mahal na araw na. Mahal ito. Walang katumbas na halaga dahil buhay ni Jesus ang kanyang iaalay para sa atin. Papasok siya ng Jerusalem kung paano ding nais niyang pumasok siya sa buhay natin at nawa papasukin din natin. Sa mga palaspas na iyan na inyong hawak-hawak, na inyong pinabindisyonan ay sumisimbolo ng inyong pagpapahayag na nais kong pumasok sa buhay namin, sa buhay ng aming pamilya, sa aming tahanan si Jesus. At sa hirap at ginhawa, hindi kami bibitaw. Kung paanong hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos
Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaan loob nating itaas sa ating Ama sa Langit ang ating mga panalangin. At alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ating panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-aalay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mapabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang magatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan na muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Jesus Christ.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat para sa ating second collection para sa programa ng Alay Kapwa. Na ikalabing dalawa ng tanghali, Passion of Christ sa ikatlo ng hapon, susundan ng mga prosesyon ng Santong Entierro, Prosesyon de Silencio at Tenebre. Sa ikatatlumpu ng Marso, Sabado de Gloria,
Ang morning prayer ay sa ganap na ikapito ng umaga. Easter Vigil sa ganap na ikawalo ng gabi na susundan naman ng salubong. Sa 31 ng Marso, ang muling pagkabuhay, ang ating banal na misa ay sa 6 ng umaga, 9 ng umaga, at sa 6 ng gabi. Maraming salamat po. Konting karagdagan po para sa mga paalala natin. Una, para sa lahat po ng mga lingkod, no, yung mga ministries and organizations, lahat po ng mga maglilingkod sa mga gawain natin, kalmahan lang natin, ha. Mahirap yung maiwan lang tayo sa mga activities, tapos tayo mismo ay hindi makapasok sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Kaya ayusin na mas maaga, ihanda na mas maaga kung ano yung mga kakailanganin natin para hindi po tayo nangangarag, no, gawain na natataranta pa tayo. Okay? Mararamdaman po ng mga tao kung ating mga pagkilos, kung kalmado tayo o hindi. Pero higit sa lahat, yung mga lingkod ng simbahan ang dapat na handa sa pagdiriwang na ito. At muli, paalala po, sana ay makuha ninyo at makapagbigay kayo ng oras na makapagkumpisal pa. May ilang araw pa tayo, mga 5 pa bago po ang triduum na atin pong pinakaasam-asam at pinakahihintay-hintay pinaghahandaan. At gaya po ng nabanggit, yung pabasa po sa Martes, open po ito para sa lahat ng mga nais na bumasa, no? At sa mga magpapabasa naman, wag lang po para mag-post sa social media na kung ano-ano mga tono ang inyong pinaggagawa, no? May mga pataasan, no? Kung bahala kayo, mapatiran kayo ng litid. At sa Biyernes Santo, sabihin nyo nga po, Biyernes Santo. Fasting and abstinence po yan. Kaya buksan na ninyo ang inyong mga ref, aabot ba ito ng Friday? Kung aabot yan, dali nyo na dito sa Martes, may pabasa kami, kailangan ng pagkain ng mga babasa. Bawal po ang karne sa Biyernes Santo at siyempre magpa-fasting tayo ulit sa Biyernes Santo. Okay po ba yon? Kaya ikinikondisyon natin yung ating mga sarili. Sana po sa mga susunod na araw, mas marami po tayo na makadalo sa mga pagdiriwang natin. Sabihin nyo nga po ulit, mahal na araw na. Salamat po kay sa BEC group natin, sa pangunguna ni Chairman Nat Decena sa mga pagsasayaw sa ating po mga pagdiriwang para mas medyo maging masaya, no, ang ating pong pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas sa ministry, yung mga tumulong sa Mael dito po sa ating dekorasyon. Maraming salamat po. At sa iba pa mga ministries and organization. No? Kagabi ko lang po nasabihan yung mga kababaihan dito na maglatag po dito. Sabi ko sila na lang yung dumapa, no, para at least kung medyo magkaroon lang tayo ng kung ano yung ipinahayag kasi na ebanghelyo, no, at least magkaroon tayo ng picture, no, dapat nilalatag, no, nire-reenact lang natin, no. Hindi man malahat, wala naman po kasi tayo ditong asno, no. Pero kung merong magbo-volunteer na lay minister, sasakyan ko mamayang 6 p.m., pwede naman, no. Pero sa abot na ating makakaya, nawa po ang pagdiriwang natin ngayon, maging yung sa kahapon at kanina po, no, sa parola, ay makatulong sa inyo na makondisyon tayo sa papasukin nating mga mahal na araw. Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabaspas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat. Pakundangan sa paglilingkod ninyo sa kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan.
Amen. Pagundangan sa pagpapakumbaba para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa mga ngayon lang dumating, mga lay minister, pakibasbasan po ang kanilang mga palaspas. Magandang umaga po. Thank you.